Magandang umaga mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn, ang inyong teacher na nagtuturo para sa panibago nating aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang asignaturang MAPE. Ito ay tungkol sa health o edukasyon sa pangkalusugan. Tayo ngayon ay nasa Quarter 1, Week 5 hanggang Week 6 ang pag-aaralan natin. Ang ating aralin ay tungkol sa wastong gawi sa pagkain upang maging malusog. Sabihin mo nga ang ating aralin. Wastong gawi sa pagkain upang maging malusog. Para sa ating layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na may pamalas ang pagkaunawa sa tamang oras ng pagkain. Sumunod, matukoy ang mga masustansyang pagkain at maibahagi sa kapwa at pamilya ang wastong gawi sa pagkain. At ang huli ay matutuhan at mapahalagahan ang tamang gawi sa pagkain. Handa ka na ba? Kung handa ka na, umupo ka na ng maayos at mag-ready na sa ating aralin. O, tingnan natin ang mga larawan. O, isa-isahin natin ang mga larawan. Ito ay, ang una ay papaya. Sumunod, ano ang nasa loob ng mangkok? Ito ay kanin. Very good. Sumunod naman ay tinapay. At ito ay mga gulay. Ito ay nasa gitna. Ano to? Ito ay isda. At ang huli ay mga saging o saging. Ano ang masasabi mo sa mga pagkain? Yan ba ay masasarap na pagkain? Okay. Yan ba ay masustansya o di masustansyang pagkain? Very good! Yan ay masustansyang pagkain. Lahat yan ay masustansyang pagkain. Hindi yan kabilang sa di kaanong masustansyang pagkain. Kumakain ka ba ng mga ganitong pagkain? Okay, very good kung kumakain ka ng mga pagkain na yan. Dahil lahat yan ay masustansyang pagkain at kailangan ng ating katawan upang tayo ay lumusog, lumakas at lumaki. Sino-sino ang mga kasama mo tuwing kumakain? Sino kasama mo kapag kumakain ka? Kasama mo ba ang iyong mga magulang? Okay, o kasama mo lang ang iyong o kasama mo ang iyong mga lolo at lola? O dili kaya kasama mo rin ang iyong kasama sa bahay o katulong sa bahay? Okay, masaya at maganda na kapag tayo ay kumakain, hindi tayo nag-iisa. Masaya na tayo ay kumakain na sama-sama dahil ito ay isa sa mga ugali o kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Ganito ba ang inyong pamilya? Okay, kung ganon ay natutuwa ako sa iyo at sa iyong pamilya dahil ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa pagkain. Pero huwag kalimutan, bago kumain, maghugas ng kamay at lalong-lalo na magdadasal muna bago kumain. Okay, meron akong kwento dito, pero bago ko magsabi ng kwento,
Bago ko basahin ang kwento, gawin niyo muna ang pamantayan natin sa kwento. Okay, umpo na maayos at makinig mabuti para sa aking kwento. Okay, sabihin mo nga. Ay, buksan ang mata, buksan ang mata, buksan ang tenga, isarado ang bibig. Okay, para maganda na sa ating kwento. Okay, ready na? Handa na? Sabihin mo nga kung handa ka na. Aba, syempre po. Okay, sabihin mo nga. Handa ka na ba? Aba, syempre po. Okay. Isang araw ay nagtungo ang magpinsan na Talia at Stella sa karawan ng kanilang kapitbahay. Masaya sila habang nagmamasid sa paligid. Maganda ang ayos at napakaraming pagkain. Kumuha ng pagkain at maiinom ang magpinsan. Cake at soda ang kinuha ni Stella. Habang si Talia ay pinili naman ang kanin, pritong isda at juice na may halong hiniwang prutas. Okay, tingnan natin itong larawan. Itong larawan. Sino kaya itong unang bata? Siya ba ay si Stella o si Talia? Okay, siya ay si Stella dahil ang kanyang piniling pagkain ay ang cake at soda o soft drinks. Ito naman, yung pangalawang larawan ng bata. Sino naman siya? O siya si Talia dahil ang kanyang piniling pagkain ay kanin, isda at juice na may hiniwa daw na may halong hiniwang prutas. Anong prutas ba yan? Okay, tama ka, yan ay orange o kahel. Ang kanyang juice ay orange juice. Okay? Tuwang-tuwa ang dalawa dahil nakasali pa sila sa mga palaro. Okay, at dyan nagtatapos ang ating kwento. Nag-enjoy pa kayo sa kwento natin? Okay, ngayon sagutin na natin ang mga katanungan. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, sagutin ang mga tanong. Bilang isa, sino-sino ang magpinsan sa kwento? Sabihin mo nga kung sino sila ang dalawa. Okay, si Stella at si Talia ang magpinsan sa kwento. Ganon din ba ang sagot mo? Kung ganon ang sagot mo, tama ka. Okay, saan nagtungo ang magpinsan? Very good. Sila ay nagtungo o nagpunta sa kaarawan ng kanilang kapitbahay. Ano ang ininom at kinain ni Stella? Yung unang bata, naalala mo pa? Ano yung ininom niya? Okay, soda. Ano naman yung kinain niya? Cake. Mahilig ka ba din sa cake at sa soft drinks o soda? Okay. Ano naman ang ininom at kinain ni Talia? Oh, ano yung kinain ni Talia, yung pangalawang bata? Okay, anong kinain niya? Kumain siya ng kanin at isda. Very good. Ano naman ang ininom ni Talia? Okay, uminom siya ng juice na may kasamang hiniwang prutas. Very good, ha? Number 5. Sino sa dalawang bata ang uminom at kumain ng masustansyang pagkain? Yan ba ay si Stella o si Talia? Ano sagot mo? Okay, very good. Si Talia ang kumain at uminom ng masustansyang pagkain.
Dahil ang kanyang kinain ay kanin at isda. Samantalang si Stella, ang kinain niya ay cake. At ang ininom naman ni Talia ay juice na may prutas pa. Samantalang si Stella ay uminom ng soda. Okay, tandaan. Sa bawat kagat, tamang pagkain ang dapat. Kumain ng agahan, tanghalian, at hapunan sa tamang oras. Okay. Ayan, pinapakita dyan. Tamang pagkain ba yung pinapakita? Ha? O yan ay hindi masustansyang pagkain? Okay, very good. Yan ay tamang pagkain. Sabi, sa bawat pagkagat daw, pagkain mo, tamang pagkain ang dapat mong kainin. Tapos kumain ka daw sa tamang oras ng, sa oras ng agahan, sa oras ng tanghalian, at sa oras ng hapunan. Huwag kang magpapalipas ng oras ng pagkain dahil baka sumakit ang iyong tiyan. Okay? Tandaan mo rin, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Ayan, yung bata umiinom ng tubig. Katulad ka rin ba niya? Ikaw, ilang basong tubig ba ang naiinom mo sa isang araw? Nakakaabot ka ba ng 8 basong tubig? Very good kung ganun. O kung 10 basong tubig, mas mabuti yon kasi mas mainam na mas madaming tubig ang ating iniinom. Pero kapag kulang, mahihirapan ang ating katawan. Minsan, ano, nasakit ang ating ulo kapag kulang tayo sa tubig. Kala natin nagugutom tayo, yung pala nauuhaw lang tayo. Okay, kaya panatilihin nyo o palagi tayong uminom ng tubig sa araw-araw ng 8 hanggang 10 basong tubig. Okay? Okay, nagagawa mo ba yan? Very good kung nagagawa mo. Okay, basahin ang usapan ng magkakaibigan. Ito si Elsa. Natutuhan ko kay ma'am. Elsa, natutuhan ko kay Ma'am May na dapat maghugas ng kamay bago kumain. Umupo na maayos at magdasal bago kumain. O, tama yon, Lovi. Ang turo naman ni Sir JP, magsabi ng pakiusap at pakiabot kapag nagpapaabot ng pagkain at iwasang magsalita kung may laman ang bibig. Ang turo naman ni Sir Ethan sa klase namin, kumain ng dahan-dahan upang malasahan ang pagkain at kumuha lamang ng tamang uri at dami ng pagkain. Okay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat ang salitang tama kung wasto ang gawi sa pagkain upang maging malusog at mali kung hindi. Okay, number 1. Ready ka na? Tama o mali lang, ha? Okay, number 1. Naghugas ng kamay si Monica bago siya kumain. Tama o mali? O, sabi mo nga ang iyong sagot. At ang tama sagot ay... tama. Nakatama ka ba? Okay, very good. Number 2. Dali-daling sinubo ni Tomas ang nakahaing pagkain kahit marumi ang kanyang mga kamay. Tama o mali? At ang tama sagot ay mali dahil dapat maghugas ng kamay lalo na kung marumi ang iyong kamay. Okay? Number 3. Magalang na nakikisuyo si Daniel sa kanyang nanay upang ipaabot ang pinggan na may lamang ulam. Tama o mali? Okay, tingnan natin kung nakatama ka, ha? At ang tamang sagot ay tama. Tama ka ba?
Oh, very good. Number 4. Puno ng pagkain ang bibig ni Nicole, pero tuloy pa rin ang salita niya kaya nalalaglag ang pagkain sa mesa. Yan ba ay tama o mali? At ang tamang sagot ay mali. Dahil kapag may laman ang bibig, huwag magsasalita kapag kumakain dahil masamang pag-uukali yan. At nahuhulog nga naman ang pagkain sa mesa. Okay. Number 5, ang mag-anak na panaligan ay nagdarasal bago at pagkatapos kumain upang magpasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap sa araw-araw. Yan ba ay tama o mali? At ang tama sagot ay tama. Kayo rin ba nagdadasal bago at pagkatapos kumain? Kung yan ay inyong ginagawa, magaling! Dahil ito ay nagpapakita ng inyong pasasalamat sa Diyos. Okay, para sa gawain, sa pagkatuto bilang 3, lahat tayo ay dapat kumain ng almusal. Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng check kung ang larawan ay mabuting pagkain sa almusal at X naman kung hindi. Okay, ready na? Number 1, gatas. Check o X? At ang tamang sagot, pakita mo ang sagot mo. Ang tamang sagot ay check. Hindi lang yan panggabi, pwede rin yan sa umaga. Number 2, o sa almusal. Number 2, isda. Yan ba ay check o ekis? At ang tamang sagot ay check. Dahil yan ay pwede mong kainin ang kanin at ulam sa umaga o sa almusal. Okay? Number 3. Ang French fries. Yan ba ay check o ekis? Pakita mo yung sagot mo. At ang tamang sagot ay ekis. Masama yan sa umaga. Lalo na pag madaming asin. Naku! Number 4. Kanin. Check o ekis? At ang tamang sagot ay check. Dahil sa almusal, kailangan kumain tayo ng mabigat sa tiyan. Sa umaga pa lang, dapat heavy meal na ang ating kinakain. Kaya pwede tayong kumain ng kanin at ulam sa almusal pa lang. Okay, number 5. Candy, check o ekis? At ang tamang sagot ay ekis. Huwag tayong kumain sa almusal pa lang, magkikendi ka na agad. Hindi maganda yun. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, isulat sa kwaderno ang aking pangako at papirmahan ito sa magulang. So, ito gagawin niyo. Gagawin ninyo ito. Susulat niya sa kwaderno ang inyong pangako. Halimbawa, aking pangako. Wastong gawi sa hapagkainan sa loob ng isang araw, dapat isa katuparan. Gagawin ko ito araw-araw nang ako ay magkaroon ng wastong gawi sa hapagkainan. Tapos lalagyan nyo ng lagda na magulang at papirmahan nyo sa inyong magulang. Okay, pag sinabing pangako, promise yan, gagawin nyo ha? Naintindihan ba? Okay, pagkatapos, papakita nyo sa inyong magulang kung ano yung pangako nyo na dapat nyong gawin, pagkatapos isend nyo sa ating Google Classroom kung ano ba yung pangako nyo. Okay, para sa ating gawain sa pagtuto bilang 5, kopyahin ang mga plato sa bond paper. Makikita nyo yun sa susunod na slide. Iguhit sa plato ang 5 mga masustansyang pagkain. 5 ha, sa bawat plato na gusto mong kainin para sa agahan, tanghalian,
at hapunan. Okay, tingnan natin. Ayan. So, sa bawat plato, guguhit kayo ng mga pagkain na masustansya na gusto nyong kainin para sa agahan. 5. Okay, para sa tanghalian naman, 5 din na gusto nyong kainin na masustansya. At para sa hapunan, 5 pa rin. Okay? Para sa... Abalikan ko to. Pwede nyo rin dagdagan, lagyan nyo ng inumin. Okay, hindi lang basta pagkain ha. Pagkain at inumin para sa agahan, tanghalian at hapunan. Okay po? I-drawing, iguhit ninyo ang mga pagkain nito. At kulayan na rin para maganda at madali kong maintindihan. Okay? Okay po? Para sa gawain pagkatuto bilang 6, basahin ang bawat pangungusap at sagutin ang mga ito ng tama kung wasto ang gawi sa pagkain at mali kung hindi wasto. Okay? Number 1, nagsasabi ng makikiabot kung may gustong ipaabot. Yan ba ay tama o mali? O, tingnan natin ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay tama. Number 2, nagsasalita kahit puno ang bibig. Yan ba ay tama o mali? At ang tamang sagot ay mali. Huwag kayong magsalita kapag may laman ng inyong bibig. Masamang asal yan sa hapagkainan. O masamang, hindi wastong gawi sa hapagkainan yan. Okay, number 3, humihigop ng sabaw ng malakas. Yan ba ay tama o mali? At ang tama sagot ay mali. Dahil dapat walang tunog kapag tayo ay kumakain. Lalo na kapag humihigop tayo ng sabaw. Huwag nyo sasabihin na, huwag nyong ipaparinig na pag humihigop ng sabaw ay ganito. Hindi, masama yun. Hindi yun wastong gawi sa hapagkainan. Number 4, nagdarasal bago kumain. Yan ba ay tama o mali? Okay, at ang tama sagot ay tama. Number 5, kumakain lamang ng wastong uri at dami ng pagkain. Yan ba ay tama o mali? At ang tamang sagot ay tama. Dapat wastong uri. Wastong uri. Yan ba ay masustansya? O di masustansya pagkain? Dapat masustansya pagkain ang ating kinakain. At wastong dami ng pagkain. Hindi sobra-sobra na ang dami mong inilalagay sa plato mo tapos hindi mo na mauubos. Sayang naman. Di ba? Sayang yung inihanda na magulang mo at sayang din ang pera na ginamit para dito. At madaming nagugutom na mga batay na hindi nakakakain ng katulad mo. Kaya dapat yung sapat lang sa iyo sa pagkain mo ang ilalagay mo sa iyong plato. Okay? Para sa ating gawain sa pagtuto bilang 7, iguhit ang bilog kung ang pangungusap ay wasto at tatsulok naman kung hindi. Okay. Naintindihan? Pag wasto, bilog. Pag hindi naman, tatsulok. Sabihin mo kung bilog o tatsulok ang sagot natin, ha? Okay, number 1. Ang pag-inom ng gatas ay nagpapalakas ng katawan. Yan ba ay bilog kung wasto ang pangungusap? O tatsulok kung hindi wasto ang pangungusap? Ano ang sagot natin? At ang tama sagot ay bilog. Yan ay wasto. Tama yan. Nagpapalakas ang gatas pag umiinom tayo ng gatas. Okay. Nagpapatipay pa ng buto. Number 2. Kumain muna ng tsokolate bago kumain ng tanghalian. Yan ba ay bilog kung wasto o tatsulok kung hindi? At ang tamang sagot ay tatsulok. Huwag kayong kumain agad ng
tsokolate bago kumain. Kasi mawawala na kayo ng gana bago pa kayo kumain. Busog ka na. Ay, hindi naman sa busog ka na. Ang pakiramdam mo, busog ka na. Kasi kumain ka ng tsokolate. Okay? Kaya dapat, huwag kayong kakain agad ng tsokolate bago kayo kumain. Number 3, mag-almusal muna bago pumasok sa paaralan. Yan ba ay vlog kung gusto o tatsulok kung hindi? At ang tamang sagot, sabi mo nga, at ang tamang sagot ay bilog. Yan, kunwari, ngayon hindi tayo napasok sa paaralan, kailangan na mag-aalmusal ka muna palagi. Okay? At sa tamang oras ka mag-aalmusal, ha? Hindi yung kung gusto mo lang mag-aalmusal, saka ka mag-aalmusal. Okay? Number 4, kumain ng mga prutas at mabeberdeng gulay. Yan ba ay bilog o tatsulok? O, anong sagot mo? Tingnan natin kung tama ka sa iyong sagot. At ang tamang sagot ay bilog. Okay, number 5, ugaliin kumain ng junk foods at uminom ng soft drinks. Okay, yan ba ay bilog o tatsulok? At ang tamang sagot ay tatsulo, kasi hindi tama yun na ugaliin mo palagi na lang yun. Kakain ka ng junk food at soft drinks iinumin mo. Hindi tama yun. Okay. Tandaan. Tandaan natin ang mga wastong gawi sa pagkain upang maging malusog. Okay, una, sa bawat kagat, tamang pagkain dapat. Dapat, alam mo kung anong dapat mong piliin sa mga pagkain, yung tama lang, yung mga masustansya. Yung di ka anong masustansya, huwag mo na piliin kasi nakita mo naman yung sa nakaraan nating aralin na si Joey ay nanghina nung kumakain lang siya ng tsokolate at ng chips o cheese curls. Dahil hindi naman yun ang nakakatulong sa ating katawan upang maging malakas ang ating katawan. Okay? Bilang 2, kumain ng agahan, tanghalian at hapunan sa tamang oras. Okay? Dapat panatilihin natin na tama ang oras natin pagkain. Okay? Kapag ito naging gawin mo na o nakaugalian mo na, ang katawan natin nagkakaroon na siya ng body clock. For example, 8 o'clock ka palagi na nakain ng agahan. Pag hindi ka kumain ng agahan sa oras na 8 o'clock ng umaga, magugutom ka na. Ang tawag doon, body clock. Okay? Number 3, uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Okay, panatilihin natin na tayo ay maraming tubig na iniinom sa araw-araw. Kasi ito ay naglilinis ng ating katawan. At nagbibigay din ito ng ginhawa o ang pakiramdam natin, maginhawa ang pakiramdam sa ating katawan. Okay? At lalo-lalo na, hindi iinit agad ang ating ulo dahil hindi tayo kulang sa tubig. Okay? At ang kagandahan pa, pag madaming tubig ang iniinom mo, magiging maganda ang kutis mo. Makinis ang kutis katulad ni teacher kasi madami akong tubig na iniinom. Kapag nagkaroon ako ng kunwari yung pimples ko, mabilis na nagihilom. Okay. Ganun daw yun. Kasi nagsa-search, research din si teacher kung ano-ano yung mga mabubuting na idudulot ng pag-inom ng tubig. Yun nga. Okay? At mabilis nagihilom ang sugat. Katulad yung pimples ni teacher. Okay? Pero hindi naman masyado madaming pimples si teacher. Number 4, magugas ng kamay bago kumain. Oh, very good yun. Pag nagugas ka ng kamay bago kumain. Kasi dapat palaging malinis ang ating kamay bago tayo kumain. Kasi kapag ka kumain tayo tapos madumi ang ating kamay, baka pati yung dumi, makain natin.
Okay. Kaya maghugas tayo ng kamay. At gumamit tayo ng sabon para matanggal ang mga germs o mikrobyo. Number 5, umupo na maayos at magdasal bago kumain. Okay, yan ay nagpapakita ng wastong gawi sa pagkain na at pagpapasalamat rin sa Diyos sa mga pagkain na tatanggap natin sa araw-araw. Okay? Number 6, magsabi ng pakiusap at pakiabot. Yan ay nagpapakita ng pagiging maayos mo sa harap ng kapagkainan. Kasi hindi naman maganda na kunwari ang layo ng pagkain sa iyo, tatayo ka, kukunin mo, hindi mo man lang sabihin na pakiabot po, pakiusap po, pakiabot po yung ano, yung kanin. O eh, kung ang layo-layo, dudukwang ka pa. Di maganda yung pwede man naman sabihin, pakiabot po. Ayan, nagpapakita ng magalang ka. Okay? Number 7, iwasang magsalita kung may laman ng bibig. Katulad ng sinabi kanina, huwag magsasalita pag may laman ng bibig kasi hindi ito wasdong gawi sa pagkainan. Kapag may laman ng bibig, isarado ang bibig at nguyain ng dahan-dahan. Okay? Tapos, kumain ka, hindi yung, subukan ng subo. Yung ang dami na dito, ganun na. Dapat kumain ka. Tapos, nguyain mo mabuti. Pag wala ng laman ng iyong bibig, pwede naman magsalita habang tayo ay kumakain. Ay, habang tayo ay nasa hapagkainan. Pero kapag wala ng laman ng bibig mo, okay? Kasi baka may mahulog dyan. O iba pa mahulog. Okay? Number 8, kumain ng dahan-dahan. Nabanggit ko yan kanina. Kumain ng dahan-dahan at nguyain mabuti ang pagkain. Dahil sa ganitong paraan nagagrind mo maigi yung mga pagkain nangunguya mo maigi ang mga pagkain hanggang sa maliit na itong butil. Okay? Number 9, kumain lamang ng tamang uri at dami ng pagkain. Okay, katulad ng sinabi kanina, kumuha lamang ng tamang uri. Huwag na natin piliin yung yung hindi masustansya. Pero hindi ko sinasabi na bawal talaga. Pwede tayong kumain pero huwag ugaliin, huwag palaging yun ang kakainin nyo. Kasi maaari nga naman na maging sanhi ito ng sakit. At kumuha lamang ng tamang dami ng pagkain na kaya mong ubusin. Yun yung ilalagay mo sa plato mo. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 8, piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Anong pagkain ang dapat kainin sa almusal? A. Burger, B. Candy, C. Kanin at itlog, o D. Chocolate, cake at chocolate. A, B, C, o D. Okay, at ang tamang sagot ay letrang C. Okay. Yan ang tamang sagot, letrang C. Number 2, aling prutas ang angkop sa almusal? A, A, hilaw na mangga, B, saging, C, suha, o D, duhat. Okay. A, B, C, o D. At ang tamang sagot ay letrang B. Saging. Ay, nagkamali si teacher dyan. Ang tamang sagot dyan ay letrang B. B yan ha, B. Nagkamali ako ng lagay. Okay. Ulitin ko, aling prutas ang angkop sa almusal? Yan ay letrang B, saging. Okay, number 3.
Anong pagkain ang dapat kainin sa tanghalian? A. Adobo at kanin. B. Cake at spaghetti. C. Sorbetes at soda. O D. Fries at burger. Okay, at ang tamang sagot ay ang letrang A. Okay, A yan. Adobo at kanin. Sa almusal, pwede na tayong kumain ng kanin at ulam. Okay, number 4. Aling inumin ang angkop sa mga bata? A. Gatas. B. Kape. C. Soda. D. Juice. At ang tamang sagot ay A. Gatas. Uminom ka ba ng gatas palagi? Okay, kung palagi yan, araw-araw, very good. Dahil ito ay nagpapatibay ng ating buto at ngipin. Okay? Number 5, alin ang dapat kainin sa hapunan? A. Pansit, puto at kape. B. Kanin, gulay, prutas. C. Candy, isda at kape. O D. French fries at coke. Okay, ano yung sagot mo? A, B, C, o D. At ang tamang sagot ay letrang B. Ayan, B. Kanin, gulay, at prutas. Okay. Para sa gawain pagkatuto bilang siyam, gagawin nyo ito ha. Gumupit ng 5 mga larawan na nagpapakita ng wastong gawi sa pagkain. O wastong gawi sa pagkainan. Isulat ito, idikit ito sa bond paper. Ididikit nyo yung mga nagupit ninyong 5 na larawan na nagpapakita ng wastong gawi sa pagkain. Pagkatapos sa ibaba, ilalagay nyo ano iba yung pinapakita sa larawan. Isusulat nyo kung ano yon. Pagkatapos ay kung gusto nyo, pwede nyo rin kulayan. Okay, at ipapasa ito sa ating Google Classroom. Isasama po ito sa ating portfolio folder. Okay po? Salamat po. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa isa na naman nating aralin para sa MAPE sa Health. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, ako ulit si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa ating aralin. Maraming salamat! Paalam!